Alright, okay. Nagbabalik na naman tayo, no? So, eto, medyo malaki-laki yung nasa harap nyo. Eto, i-unbox na natin kasi naka-box talaga siya. Hindi na siya yung naka-bubble wrap lang or naka-pack lang sa plastic bag or pouch. Alright, so ayun, mga bomba. Eto, tignan na natin. Huwag natin patagalin. So, pwede nyo i-pause na lang para mas mabasa nyo pa ng matagal yung other features ng ating ring light. Okay. Alright, so na-connect ko na yung port doon since wala siyang kasamang charger. Yung kinuha ko lang yung charging port nung luma kong phone. So ayan, kita na ba siya ngayon? Ito yung remote. Try kung mas malapit pa natin sa camera. Wala, yan na yung kaya, guys. So turn on, itong nasa gitna. Parang mas natuwa ako sa cellphone ko, umiilaw yung gilid niya. Nice! Ayan. Para din nagmo-model ng cellphone dito ah. Feeling art studio. So, ayan. Up, down. Ito yung pinakamalapit na kayang ilapit sa camera. So, up, down, on, off button, RGB, and then model. Siguro yung mode ng ilaw kung gaano ka liwanag or hindi. So, try natin yung pinaka-bright niya. Mukhang ito na yung pinaka-bright. Wala akong nakikita ng changes. Try ko yung dim. Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mukhang 12 lang. So, ayun. Parang ang ganda. Parang binili ko talaga ito, guys, para sa mga susunod na unboxing natin. Para kahit gabi ko siya i-unbox, medyo may isa pa tayong ilaw kahit na mababa. Usually kasi sa floor ako nag-unbox dahil wala tayong table dito. So, try ko ulit yung up kung ilang press siya para sa pinakamaliwanag niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 pindot. So, i-dim na natin, pinaka-lowest. Yan, para hindi masyadong nakakasilaw. At buti na lang, medyo kita pa din natin tong ano kahit maliwanag yung likod. So next, try natin tong RGB. Yung iba-ibang kulay. So eto red. Hindi kita sa camera, pero kita nyo naman tong gilid ng cellphone. Na pula yung nadidetect niyang kulay. Teka lang, try natin kumuha ng tissue or kandila. Kandila yung nakita ko na puti eh. Ayan. So, red. So, next na pindot. Green. Ayan. Kita nyo din naman sa gilid ng cellphone. Green. Then, blue. Ano to? Yellow-green. Yellow-green. Ayan. Tapos, purple. Purple. Ayan. And then, ano to? Cyan. Parang sky blue. Tapos, oh, okay. Automatic na siya. So, parang another mode yata ito nung ring light. Tabi ko na itong kandila. So, ayan. Yung automatic siya na nag-flash into different color. Ito,
yung mode niya is ayan, yung dahan-dahan siyang nag-iiba ng kulay kung nakikita niyo yung gilid ng cellphone. Ayan, guys. Kita ba? Right, next mode. I mean, next na press dito sa RGB. Ayan. Hindi masyadong halata, parang white lang, pero dito sa gilid-gilid nung ano, meron siyang mga different color. Try kong i-edit yung ayan. So, binabaan ko na ng brightness para makita nyo sa camera. Ayan. So, ganyan din yung nakikita ko ngayon. Then, next, napindot ko sa RGB. Ayan. Red. So, parang paikot lang siya. Nice. Parang ang gandang gamitin nito sa mga creative shots, sa mga mahilig mag-photography dyan. Indoor photography. Kaya ito na din yung pinili kong bilhin kumpara lang dun sa 3-mode lights. Ito, purple. So, parang katulad lang din ng mga ilaw kanina or yung kulay kanina, pero paisa-isa niyang ikot. Next. Ayan. Rainbow color. Nice. Ganda. Ang galing. Parang ito yung mga nakikita ko sa poste sa labas ng bahay. I mean, sa poste sa mga subdivision before or sa mga city lights. So, LED pala yun. Nice. Ito, ang cute. So, pula lang siya. Iikot. Ayan. Hindi ko alam kung ano yun. Bakit parang humihina siya kanina. Or sa cellphone ko lang yun. Mukhang sa cellphone ko lang. Ayan. Ayan. Sa cellphone lang siya, guys. Yung pag nasa ilalim yung pula, parang sumisindi yung ilaw. Sa camera ko lang yan. Pero hindi talaga siya nag-iiba. So, ayan, yung clockwise lang na ikot ng pula. So, red. Anong meron dito? Okay, so ito na yung manual na change siguro ng kanina. Iba. Bakit kaya? Ano kaya meron kanina? Pula lang yung kanina. Dapat pala hinintay ko, no? Baka umiikot-ikot din siya. Try kong pindutin tong model button, yung pinaka-ibaba. Hindi nakita ngayon kasi... Sige, adjust natin para makita nyo. Ayan, etong model button or mode button. So yung mode button, which is yun lang yung pag-change niya dun sa yung pinakadilaw kanina. And eto, yung white na parang usual color na ilaw fluorescent sa bahay. Eto, medyo yellow. Ito yung mas yellow. Di ko alam yung tawag din na. Ito ba yung daylight or warm light? Tapos ito yung bright white ba yan? Then warm white, medyo dilaw yung kalagitnaan nito yun. So ayun, so balik dun sa RGB, ayan. Tapos okay, another color, another set of color. Nice. Okay, balik sa pula. So ito na siguro yung paisa-isang kulay. Alright, so bumalik na siya sa dati. Bilangan nga ulit natin kung gaano kadami yung mode niya. So, umpisahan natin sa, ayun, pula kanina, then green, 2, 3, blue, 4, yellow-green or yellow, 5, purple, 6, cyan or sky blue, 7, balik sa red, at ito yung ano, yung kusa siya, automatic siya nag-change ng color, and then, ito, pang 8 mode, pula siya. Pero di ko sure anong meron. Ayan, yung nag-change siya ng color, pero yung subtle yung change ng color niya. Okay. Pang 8 mode na yan. Pang 9 mode, ito yung mga parang iba-ibang kulay na nila. Ayan, so rainbow color siya na gumagalaw-galaw na ewan, parang Christmas lights. Display ko kaya to sa labas ng bahay, no? Okay. Pang 10. Ayan yung pang 10. Ayan, yung iba-ibang kulay na paikot clockwise. Basically, dadaanan niya lahat ng kulay na available tulad kanina. Pang 11 na ba yan? Pang 12 mode, yung rainbow na paikot. 13, clockwise na pula. 14, counterclockwise. 15, red lang ulit. Hindi ko sure anong meron dito, kung pula lang ba talaga ito. Try natin kung ma-adjust pa ng brightness ng up and down.
may nakikita kayong changes sa monitor ng screen nyo, pero sa mata ko dito wala naman. Oh, okay. Ayan, so parang papatay hindi siya na red, na hindi naman ganun ka-abrupt yung color or kaliwanag. Mali yata term ko. Okay. So, pinindit ko yung up button. Same mode, yung nagaganyan siya, pero ayan, nag-iiba. Dami pala pwedeng magawa dito. Ito naman yung blue. Ayan, so, pababa, pahina, lalakas, hina, ganun. Nice. So, technically, lahat ng kulay. And then, check natin ulit yung RGB button. Ito may pang 15, pang 16 na ba yan? Na-lost track na ako, kayo na lang magbilang. Sorry. Ayan. Check mo nga itong blue. Okay. Ah, okay guys, nadidim din siya. Bright pala yon yung kanina. So, nadidim din na. Nadidim siya. Galing. Okay. Dim, pinakadim na lang para kita nyo pa rin pinipindot ko. And then, another RGB button. Ayan. Yeah, pwede din liwanagan. Pwede din i-dim. Okay. Cool. Alright. Sige, mabilis ang bilang. Joke lang yung kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pwede din siyang palitan ng kulay yung umiikot ng clockwise and counterclockwise. Pindutin lang yung up and down button. 13, 14, 15, 16, 17, ayun, 17. Okay, pang 18 ba to? 18. Ayun, so 17 different modes. Okay. Alright. So, sorry ah, sobrang haba nung vlog natin ngayon. Pero, ayun, sa mga susunod nating vlog, makikita nyo na yung changes siguro sa lighting natin, lightings natin, kung naman yung tamang term. Ayun, maraming salamat mga kabomba. Pero ayun, before tayo mag-end, naisip ko lang kung gagana ito, kung gagana siya sa power bank. Try natin, lalo na ngayon, mga maraming pawalang-walang power dahil sa bagyo or sa kung anong nangyayari. Try natin. So meron ako ditong power bank na 10 milliamp hour battery. Kunin ko lang, pause ko lang. Alright guys, andito na yung aking power bank. Ayan. Alright. So, ayan. Balik tayo sa regular light settings natin. Try natin siya kung gagana. Kung kaya ba niyang mapagana ang isang ring light. So, sorry ha. May isa siyang Jaguar power bank. Nabili ko ito before sa Kim Store. Alam ko, 520 or 550 pesos. Meron din yan sa mga kiosk available. So, ayan. Oh, umilaw. Ayan, so currently full charge siya. Don't mind yung scotch tape, nilagay ko yan kasi dinikit ko siya sa pader kahapon dahil walang power, walang kuryente. Dahil sa bagyong Ulysses. Ulysses ba? Ayan, so eto, on na natin. Gumana! Sorry, ato ako parang bata lang. Alright, pwede siya guys, power bank. So, pwede din kayong mag-photoshoot kahit na nasa labas using this power bank and yung inyong ring light. So, pwede din siyang gawing ilaw. Kaya ito yung in-order ko na 2 meters yung height para kapag, ano, may ilaw ko sa bahay. Okay? Siguro, try ko na lang yung mga other samples kahit na, ano, masyadong mahaba na yung video. Kung gusto niyo lang makita yung other experimentation sa paggamit ng ring light, you can just continue watching video and enjoy. Have a great day mga kabomba. Ingat palagi. Stay safe and God bless. Bye muna.